Good morning mga ka-flex. Magandang umaga po. Ngayon po ay Friday off natin. Andito tayo sa accommodation natin. Wala tayong magawa. Andito po yung bahay ko. Nasa itaas po, sa rooftop po. Yan po, lahat ng mga gusali. Nakikita niyo. Yan sa ilalim. Yan po, si kuya po. Tapos yung mga alaga namin. So mga ka-flex, mamaya po alis tayo, punta tayo sa Tyco Travel, magmimigay tayo ng kalendaryo. So mamaya po samahan nyo ako. Ngayon po magluluto tayo na iniyaw na isda. So ito po. Posiana Brooks, how are you? And good morning, Ajman. Okay, guys, kita-kits tayo mamaya. See you. Good morning. Andito po tayo ngayon sa kitchen natin. Samahan niyo ako, mag-ihaw tayo ng isda. So, ito po, isang buong isda. So, hugasan natin. Mga ka-flex, ang gawin ko dito, hatiin ko ito. Yung tawag sa ilong ko, ipakas. Tapos, ilagyan ng bawang, sibuyas, at saka luya ang laman nito. So, may kliskis pa dyan. Huwag natin kukunin. Kasi ihawin natin na para kahit masunog yung balat, total may kliskis naman. Okay? So, hati natin. Ayan po. Okay na po. Oh, matapang isda to. Masarap to pag pihaw. Okay. Puno niyo pa. Ayan po. Kuha na po ng gunting. Pamaputo natin yung mga ano. Mga ka-flex, hindi talaga ako mahilig magluto. Wala ako kay daddy, ha. Dito na ako ngayon sa UAE. Dapat matuto kang kung paano magluto. Okay. Ito po. Nandaan natin na para hindi masira yung akdo. Okay. Ang tawag ng isda nito sa kanila, banak. Banak ang tawag ito. Mukhang bangus. Makapalimang kliskis. Ito po. Yan mga ka-freaks. Taba, tingnan nyo. So, nilinisin natin ito. Okay, kunin natin yung mga abdo, yung patay. Okay, lang. Ito lang po yung noodles niya. So, dandahan po tayo pagkuha nito, baka mas mapisa yung abdo. Hindi mapait na yung luto natin ito. Okay. Ito po. Katila ka po. Dugong isda. Okay. So, yung doon niya.
Pato. Laman niya. Daan lang po. Baka mag-isap natin yung abdomen. Ayan po. So, linisin natin to. Na po. So, samahan niyo naman ako. Maghihisa tayo ng bawang, sibulas, at kunting luya. Lagyan natin ng luya na para matanggal yung tawag ito. Yung amoy niya at yung langsa niya. Okay, guys. So, tayo sa table. Samahan niyo ako, maghihawa tayo ng bawang spot sa kanoya. Okay guys? Okay. Dito tayo sa lamisa. Maghihawa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis at sa kanoya. Okay. Natin na yung sibuyas. Ito po ilagay natin sa loob ng isda. Kami masarap. Natin ng pinipino yung sibuyas. Ano po? Ganito ang buhay natin sa OFW. Luto, kain, trabaho, tulog, diba? Nandito tayo sa ibang bansa para makapagtrabaho. Kaya tsaga lang po ang kailangan natin dito. Tsaga, tapos mabaw yung posisya mo. At minsan nakakabuntik yung mga amo, diba? Tapos ang utos, kahit di pa tapos sa trabaho, tapos ang utos. Kaya buti na tsaga lang. Iisipin mo yung kinabukasan ng pamilya mo. Hindi ako talaga mahilig maglagay na maraming sibuyas eh. So minsan ginagawa ko to kalahati lang. So mas gustuin ko to ko pa yung maraming kamatis. So hatiin ko lang to. Ayan po. Bayan, ilang days na lang Pasko na. Pero dito tayo sa ibang bansa, malungkot, malayo sa pamilya. Pero ramdam pa rin natin yung Pasko kahit sa Arab country tayo, di ba? Pagkundikin yung sibuyas. Kasi pagluto ko sa sibuyas, masalang, di ba? Okay. Ito ang paborito ko. Mahilig ako sa kamatis. Tandaan ko pa yung maliit pa ako habang naghiwa si mother ko ng kamatis, dinudukot ko to sa plato papagisa niya. Pagisa niya, pagtingin niya, wala niya yung kamatis, kinakain ko to kasi. Kaplex yung kamatis daw. Papatulong ito ng papakinis ng putis daw. Yun sabi nila. I-google ko na.
Ito mga aking kamatis ko kasi may ilito ko sa kamatis. Tapos luya, kunting luya lang. Ayan po, pampawala ng langsa ng isda po. So, palatan natin. At saka ipain ng pa-cubes na maliit. Kahit na pahaba lang. Okay na yun. Ang purpose ng luya dito sa akin is hindi ako mahilig kumain ng luya. Nakaayaw ko yun. Okay. Purpose ko po ng luya dito sa luto ko para mawala yung langsa ng isda. So, okay na. Ano yung ingredient natin? Tapos na po. Kasama niyo ako maglagay ng ingredient sa loob ng tiyan ng isda at maluto na din ang aluminum. Okay guys, dito tayo na sa isda, naugasan na to. Ito yung ingredients natin ipapagawa sa loob ng isda. So, may tubig ba po? Una po, nilagay ko ng asin ito. Yan po. Labas at sa loob, kahit na may kliskis to, eh, pumapasok pa rin yung lasa. Okay. Tapos black pepper. Konting black pepper na po. Masyadong manghang. Wala tayong chili. Kaya black pepper na po. Okay. At saka, nalagyan ko po ito ng oyster sauce. Kasi, medyo masarap-sarap kasi ng oyster sauce. Okay. Yan po. Okay. Ngayon po, ikalat natin yung oyster sauce sa isda po. Okay na po. So, lagyan natin yung bawang. So, po ng po. Luya. Ikalat natin po. Sibuyas at saka kamatis po. So na po, may laman na yung isda natin ng ating ingredients. So maglagay ako ng batik sarap po. Kahit dito tayo sa UAE, may batik sarap po tayo. Dagdagan ko ulit ng kunting asin na para yung mga bawang sibuyas may lasa din at kunting pepper po. Ayan po. So, tapos na po. At ihawin natin. Okay, ibalik natin sa microwave. Ayan na po yung isda natin. Okay. So, kuha tayo ng aluminum. Samahan niyo ako sa lamisa. Okay guys. So, ito na yung isda natin. Ready na po yung aluminum. Ibarot natin yung isda natin. So, guys, ako pag maglagay ako ng aluminum para sa isda, nalagyan ko po yung oil, yung aluminum. Kasi parang hindi masyado siya masunog yung balat. Okay. Parang napuito yung balat niya. Kasi minsan yung balat ng isda sinakain ko. Ayan po. Talay natin. So, lagyan natin yung isda natin. Inihang isda. Ayan po. Laki-laki ito. So, balot natin na alam mo. Ayan po. So, malaking-laking isda to.
kumuha pa kami ng isang aluminum na para totally na mabalot po. Yan po. Pipitin natin. Ito po, parang imputi ito. So, tapos na po yung iniyaw na, iyawin natin na yung isda. So mga guys, maraming salamat po nag-subscribe sa channel ko. Ang hindi pa po nakasubscribe, paki-click po ng subscribe at saka notification bell at saka paki-like po ng video ko nito. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo mamaya. Magmamarketing tayo, mamigay tayo ng Trico Calendar 2021 doon sa Trico Tagal. So, see you guys. Maraming salamat po sa pag-subscribe ng channel ko po. See you.